and welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon mga tugang saya, andito po ako ngayon sa Mona Ajoma Samgyuksal po dito sa boundary po ng Pakol at Carolina, Naga City. Ngayon po ay matitikman ko po ang kanilang Samgyuksal. So, tamang-tama po ay hindi pa po ako nag-breakfast at nag-bike lang po ako papunta dito all the way from Barangay Calawag. Ngayon pong araw, magkakaroon po din po ako ng guest dito sa aking vlog. Isa rin po siyang content creator. Siya po si Magkakan Kita Bicol. So, medyo wala pa po si Sir Isagani, kaya medyo hintay-hintay pa ng konti. At dito rin po sa Mona Ajoma is nagpiprepare pa rin po ng food para dun po sa gagawin po natin food vlog or food review ngayong araw. So mga tugangs, abangan nyo po ang kakainin namin at sana subaybayan nyo po kami sa magiging vlog namin ngayon, dahil magiging masaya po ang magiging usapan po namin ng isa po sa mga owners po na si Sir Ariel, na magkikwento siya ng konting mga background about po sa kanilang negosyo, about po sa Mona Ajoma Samgyuksal. So mamaya ulit mga tugangs, update ko kayo. So mga tugangs, finally andito na po yung one of the owners po ng Mona Ajoma Samgyuksal dito sa Barangay Pakol, Naga City, sa kilometer 10, Pakol, Naga City. Kasama ko po ngayon si Sir Ariel Bacurin. Sir, kamusta? Ano po ang kamusta ang negosyo? Sa ngayon, sir, hindi po pare-parehas eh. May time na malakas, may time na mahina din talaga. Konti yung pumapasok. So ayun, sir, hindi siya pare-pareho. Hindi siya hindi siya, kumbaga, consistent yes, mga client o may mga customers. Sir, kailan pa kayo nag-start dito sa Mona Ajoma? Nag-start kami dito, sir, last December 1. December 1? Opening namin December 1 nung last year. 2022? Yes po, yes. Since then, medyo mahina talaga. Yes sir, medyo mahina. Hindi ganun karaming tao yung pumapasok. Since malayo nga siya sa syudad. Sa tingin ko sir, yun ang isa sa nagiging problema eh. Yung medyo malayo siya sa city at saka hindi pa masyadong kilala. So ano yung sir yung nagpupush sa inyo na hindi tumigil? Siyempre alam naman natin na talagang sabi mo nga, malayo nga kayo sa city. Sa town proper. Pero ano yung nagpupush sa inyo na mag-continue para mag-serve ng Samgyuksal dito sa Pakol? Ay, mga tugangs, real talk mga tugangs, talagang kung ikaw business-minded, iisipin mo, pwedeng negative yung magiging output ng business nila. Pero, yun nga, nagpupush sila, sir, na magkaroon ng Samgyuksal dito sa Pakol. And then, yun, kaya believe din ako kila Sir Ariel kasi hanggang ngayon pinupush pa rin nila itong business na to. Na kahit medyo matumal nga. Pero andito tayo mga tugangs para tulungan si Sir Ariel para ma-promote nga yung kanilang business. At the same time, matulungan namin siya na about dun po sa marketing. Kagaya po ng mga pwede pong yung sa posters niya, mga tarpaulin, logo. Actually, mayroon na akong sample logo. Di ko lang alam kung nagustuhan niya. Ipapakita ko dyan sa screen, mga tugangs. So, may ginawa akong logo sa kanya. Sino-price ko siya. Sir, kamusta yung logo? Ay, sir, maraming salamat po. The best yung pagka-layout mo nun, sir. Ngayon, sir, ang purpose ko kasi nun is para ma-hype ka pa na lalong trabaho, mag-strive. Magpursige. Magpursige. So, since nasabi ko hindi updated yung marketing nyo, so willing ako to support. So, kahit anong mangyari, pwede ako makasupport talaga ng kung ano yung pwede kong maitulong. Mga tugangs, for free po ito. Hindi po ito bayad. Yes, po. Oh, yes. Hindi po ito bayad. Hindi po ito bayad. Saludo ako sa Tugangs Vlog kay sir kasi tumutulong siya ng wala siyang hinihingi kapalit. Real talk, mga sir, mga hindi siya, no? Talagang for free. Sir Ariel, na-meet ko siya accidentally. Nagpahinga lang ako dito.
uminom lang ako ng Coke sa tindahan nila. So, nagkakwentuhan na, sir. Nagkausap kami niya, no, ni tita. And then, biglang inintroduce, ay, baka gusto mong i-vlog tong ano namin. Gulat din ako kasi hindi ko alam na sambigsag pala to. So, gusto ko talaga makilala ng mga taga-Naga na merong sambigsal dito sa Bacol. And then, dito sa almost rural areas din kasi ito, sir. Yes, hindi pa siya masyadong developed. Pero soon, ongoing na, naniniwala ko, sir, na soon. Meron na din kasi mga tugang dito, mga establishments, mga kainan din. So, sila lang talaga yung may samgyupsal dito. And then, gusto kong ma-develop yun. Gusto kong makilala yung business nila na merong samgyupsal dito sa Bacol, Naga City. By the way, mga tugang, yung some of the ingredients pala dito sa kanilang samgyupsal business is sariling saling tanim ni Sir Ariel na na-tour na ako ni Sir Ariel po sa backyard na meron dyan mga tanim na, like, ano po, sir, mga ano mo ba dyan? Yung mga gulay-gulay lang, sir, may ampalaya, may tagko-konti lang, may talong, may okra. Pero malaking tulong yun, sir, kasi syempre hindi ka nabibili Pipino. Ng palengke. Yes, po, ano, so yun, kaya medyo talagang organic po yung ano, yung ano dito, hindi po siya fertilized. So talagang masarap talaga yung mga gulay na isa-serve talaga. Sariwa. At balita ko, sir, meron ka pang sunflower dyan. Yes po, yan. Meron din na mga ilang sunflower, pero okay naman, sir. Maganda. Mulaklak na. Sir, salamat. Maraming salamat din po, sir. Salamat. Salamat sa time po. And effort salamat na po. Ginawa nito, sir. Itutour tayo ni Sir Ariel po dun sa ating kakainin sa serving area. Sangyi food. So, kung ano po yung papakita niya, kung ano po yung nakaprepare para sa amin. Then, papakilala ko na rin sa inyo yung pangalawa kong guest. Ngayong araw, sir, nag-prepare po kami ng mushroom soup. Rice naman po, meron kaming plain rice and kimchi rice. Kimchi rice? Yes. And itong lettuce natin, sir, dito lang din natin nakukuha yan sa Sonresa. Yung parang garden dito na malapit lang din. So, fresh yung lettuce natin. Hindi siya yung binayahe ng napakalayo. Oo. So, fresh na fresh talaga. Yes po. Meron tayong tatlong klase ng pork, sir. Meron tayong pork barbecue in toyo mansi. Itong plain pork. Okay. Yes po. Sa side dishes naman po, meron tayong fish cake. Then, may squid ball. May kimchi carby. Okay. Yung radish. Then pipino, may singkamas, sweet potato, tofu, sesame seeds, bologna, kimchi pancake, potato marble po. So yung ino-offer nyo for 199 pesos? Yes po, for 199 pesos po, ma-avail nyo na siyang lahat. Unlimited for 2 hours. For 2 hours yes, siya. Po. Age 1 to 3, free food po siya. Pre-meal, then 4 to 6, half, then 7 and up, full payment. Full payment. Yes po. Thank you yes, Alet. Thank you so much po sa Tugang's Vlog, sir. Maraming salamat po sa pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Salamat po at saludo ko sa iyo, sir. Thank you po. Thank you. So mga Tugang's, andito na po yung aking pangalawang guest. One of the content creators po dito sa Bicol Region, si Sir Isagani, Bagkatan Kita Bicol. So, hello sir. Hi. So, hello. First time namin magkukulab mga tugang. So, naisip ko kasi na siya yung i-invite ko kasi talaga siya, foodie talaga siya. So, mas bagay siya dito na maging kakulab ko na dito sa ganitong negosyo. Although, si Sir din is same kami ng advocacy. Tumutulong din po siya sa mga ganitong business na pwede niyang matulungan through sa kanyang social media platforms. Thank you very much sa opportunity na magkaroon tayo ng collaboration para matulungan po natin si Sir Ariel o yung kapatid niya din na one of the owners din ng Mona Aljoma. So maraming salamat po sa chance na makakollab nga kita sa vlog na to.
Thank you very much din. Hopefully yung mga followers natin matulungan din sila para magumanda din ang kanilang negosyo. Hopefully. So sir, kain na tayo kasi anong oras na? 1 o'clock na. So, sige. Papakainin ko na si Sir, Sir Sagani. So kain muna kami mga tugang sa. So mamaya ulit. Kain tayo. So mga tugangs, ito na, dito na yung pagkain namin at sa madaling sabi, magmumukbang kami ni Sir Sagani. Yun mga tugangs, i-like nyo po at follow nyo siya at supportahan po natin si Sir Sagani. Magkakang kita Bicol. Sir Sagani, tanong ko lang, paano po ba nag-start yung advocacy mo na same po tayo yung tumulong po sa pagiging iyon sa tutulong sa mga small businesses? Wala, nung kasing pandemic ay nagsimula, marami nang usbungan ng mga food businesses. Mm-hmm. And naisip ko na parang kailangan nila ng katuwang. Mm-hmm. Para i-introduce and i-promote yung kanilang mga businesses sa social media. Mm-hmm. And kung may magagawa din naman tayo, may tutulong tayo, why not, diba? So, doon nag-start. Nung nag-start ka nito, sir, ilang followers pa lang yung FB page? Yung, siyempre, nag-start tayo sa pinakamababa. Sa 100, 300, nasa 100. Uh-huh. Hanggang sa dumating ng 1,000, masaya na ako noon. Mm-hmm. So, nung nag-1,000, hanggang sa tumaas. Ayun. Thankful naman na until now is nag-improve and nag-grow yung page. Mabuti nga yun sir sa iyo kasi yung FB page ko talaga hindi na po na-open. So medyo malungkot talaga, nakakalungkot. Pero umpisa mo na naman po ako sa umpisa. As of now is may 100 plus na naman po akong followers. So medyo nakakalungkot lang. Pero go pa rin nga. Go pa rin. Diretso pa rin sa pagtutulong sa mga ganito pong small businesses. Oo, saka sisimula man tayo sa pinakamababa hanggang sa tumaas ng tumaas. Importante, nakakatulong tayo. Sir, kwento mo naman, as in from pagiging content creator, ano po ba yung usually na ginagawa mo? I'm teacher ako. Ah, what? Teacher? Sa high school, public school. Saan ka, sir, nagtuturo po, sir? Sa Minalabak. Minalabak. Mm-hmm. Minalabak National High School. Pero from Minalabak po talaga or from where pa? Galing akong Iriga. Iriga? Oo. So, dyan lang na destino sa Minalabak. That's why dyan lang ako nag-stay. So, mga tugangs, kain muna kami, ha? Medyo gutom na rin kami. Mamaya ulit. So mga tugangs, tapos na kami ni Sir Sagani doon sa Samgyuk. To be honest mga tugangs, medyo full na kami, busog na kami. Pero meron kasing specialty na pinapatikim sa amin si Sir Ariel. Ito yung sisig nila. Sisig at Gotong Batangas. Sir, first time mo lang ba mga ng Gotong Batangas? Gotong Batangas, oo. First time. So, sir, hindi siya yung typical na goto talaga. Ano, sir? Ang ginagawa talaga niyan is, may kanin ka, 1 cup of rice, tapos parang ulam. Parang siyang ulam. Parang ulam. I see. Titikman na namin ang sisig, pork sisig ng Mona Ajoma, Samgyuksal, at yung Goto Batangas. Kung gusto niyo po makita yung reaction ni Sir Sagani po about po dito sa mga pagkain namin na mga kinain namin dito sa Mona Ajoma Samgyuksal is makikita nyo po sa FB page niya na Magkakan Kita Bicol. So, check nyo na lang po, follow nyo na rin po or like nyo na rin yung page niya. Musa sir? Okay siya? Pag hindi ito siya naubos, take out eh. Marunong ka naman nga ta, sir, mag-Sharon eh. Mm-hmm. Marunong ka mag-Sharon. Nakos tayo dyan. Ano siya? Yung anghang.
nandoon. Uh-huh. And then, kasi ang sisig is talaga typically, ano eh, dapat manghang. Uh-huh. Oo, mas ma-appreciate yung sisig sa manghang. Okay. And then, a little bit salty. Okay. Pero, bagay siya sa ano, bagay siya sa kanin. Okay. Kapag inihalo siya sa kanin, swabe. Parang mawawala na din yung alat niya. Magbe-blend niya. Okay. Ayun. Okay. And then, creamy rin siya, may pagka-creamy. And okay. Then yung ano, yung kalamansi, bagay sa ano, bagay doon sa kanyang pagkaasin. Mm-hmm. Kumbaga ano, nag-blend yung asin sa kaanghang. So all in all, okay naman siya. Okay siya para okay sa akin. All in all. Mm-hmm. So ako naman is yung anghang, medyo hindi ako fan ng anghang. So okay lang sa akin yung maanghang. Siyempre, iba-iba naman tayo eh. Siya nakaka-appreciate ng maanghang. Ako hindi. Kumbaga. Pero yung hindi rin ako fan ng mga taba. Mga karne. Medyo makapal ng konti. Yung pag kinakakain mo siya, parang ano siya, parang hindi naman pangit ang lasa. Pero parang, siyempre, kung hindi ka mahilig sa taba, hindi mo magugustuhan. Mm-hmm. Diba? Parang ganun. Pero kung mapapagawa to ni Sir Ariel na parang crispy. Oo, crispy. Yung mga taba-taba yun. Niya. Gawin niya lang crispy, ano. Mas, ano pa, mas ma-appreciate pa. Hindi siya makunat. Oo, yan. Appreciate mo sa kanya, kung mahilig sa anghang, ma-appreciate mo yung anghang. Kasi hindi siya yung over na anghang. Mm-hmm. Yung sakto lang, na pangsisig lang talaga yung anghang niya. Mm-hmm. Akin mo anghang. Pero baka naanghang ka na rin. Ha? Baka naanghang ka. Kayang kaya. Kayang kaya. Naanghang talaga sa akin. Sa akin ito. Maanghang talaga. Sorry mga tugang, hindi ko na ito tutuloy ha. Pero hindi dahil sa hindi masarap. Siguro pwede naman ang request dito kung ano yung anghang. Diba? Parang may mga level-level. Oo, may level. Anong gusto mo level-level? 1, level 2, level 3, parang gano'n. Para naman kahit paano yung mga bata, mga bona foods, pwede silang ano, makatikim ng sisi. Or separate yung, pag nag-serve, separate yung yung chili, ano, yung chili, parang gano'n. Katugang si Sir, isa gani na lang yung titikim ng goto man ng gas kasi ako nakatikim na ako niyan. So, siya na lang yung papatikim namin. Kaya ko pag gotong Batangas, may rice. Wala po, parang siyang parang ulam. Parang pares na ano. Parang ulam na lang din siya. Mm-hmm. Parang pares type. Baka. Beef siya. Mm-hmm. Kamusta siya? Okay siya. Sarap siya. Mm. So, pasado yung ano, Goto Batangas kay ano, kay Sir Sagana. So, masarap. First time kong nakatikim ng Goto Batangas. And, kaya hindi ko maano kung ganito talaga yung lasa ng Batangas, ng Goto Batangas. Pero, all in all, gusto ko siya. Especially may mga ano siya, may mga laman ng baka, which is pure baka talaga, legit na baka. And then yung sabaw is ano, sarap. Pero okay yung lasa niya. Oo. Kumbaga masarap ano to eh, masarap isabaw sa kanin. So perfect partner ng kanin. Rate 1 to 10 mo sir. Ano? 8. 8. Wow. Mahas. So, mga tugas, hopefully ma-try niyo tong Goto Batangas dito sa Mona Adjoa. So, yung mga tugas, hindi na namin papatagalin tong vlog na to dahil sobrang haba na lang vlog namin. Mga tugas, please like and share po ng page niya. Sure, sa ganyan. Magkakan kita Bicol. At yung isa pa po, ano po? Lamyarda Bicolancia. Lamyarda Bicolancia. So, may dalawa yung FB page niya. So, i-like niyo po, i-share niyo. And then, syempre, yung sa akin po is Tugang's Vlog, new page ng aking FB page.
Kasi po, hindi ko na po talaga mabuksan yung isa ko pong FB page, kaya back to zero po ako. Sa ngayon po is nasa 110 po ako ata na followers. Hopefully, dumami po pa rin po para makatulong kami sa mga small business na ganito na tinutulungan namin ni Sir Isagani. Marami kaming plans pa na naisip para po makatulong kami sa mga small business o mga bagong business owners dyan. So, ino-offer po namin yung mga services namin sa inyo. Pwede po namin kayong i-vlog or i-feature po sa page niya, doon po sa dalawang page niya, for free, of course. So, yun po, sana magkaroon pa sa'yo, sir, ng future collaboration, hindi lang ito. At sana, sir, nag-enjoy ka dito sa, sa kinain natin. Although, hindi natin naubos yung gota mo talaga sa sisig. Kasi ang dami na namin nakain, mga tugas talaga, full na talaga kami. So, special shoutout po sa mga owners po ng Mona at Joma sa Mutual, si Sir Ariel at kay Ma'am Monet. So, hello po sa inyo. Shoutout po. Maraming salamat po sa opportunity na makakain po dito at ma-feature po ang inyong business dito po sa aming social media. Support natin yung mga local businesses. Support local, kumbaga. Ayan. Dito sa Bicol, tayo lang naman magtutulungan. So, tulungan na natin. Yes. And yung mga foods businesses dyan, yun ang ating supportahan. Yung mga Bicol or local businesses, food businesses, yun. And kumbaga, tulungan tayo. Support tayo sa mga food vloggers, mga local food vloggers natin, and then sa mga business owners. Ayan. We encourage po dun sa mga aspiring vloggers po, food vloggers o any vloggers po na dito po sa Bicol region. Actually, we're planning po na mag-create po ng group para po magkaroon po ng unity ang mga YouTubers po dito or vloggers po dito sa Bicol region. Kung gusto niyo po, kung interesado po kayo makipag-team up sa amin, PM nyo lang po is either si Sir Isagani o ako po sa mga FB page po namin. Willing po kami to support kung wala po kayong intro o logo or something, gagawa ko kayo para maging content creator na din kayo. So mga tugangs, thank you. Umabot kayo dito sa dulo ng video na to at maraming salamat kasi wala kayong sawang nagsusuporta po sa aking YouTube channel at FB page. So, matugang, please like and share po and subscribe po sa aking YouTube channel, Tugang's Vlog, at sa FB page ko po, Tugang's Vlog, new page. So, thank you very much po mga tugangs, at see you on our next vlog po. God is good all the time, mga tugangs. Bye!